Magandang araw ulit sa iyo kaibigan at welcome sa channel na ito. Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang ipaalala na ang topic kong ito ay hindi para sa lahat. Viewers discretion po ang kailangan. Bago tayo magpatuloy ay attention muna sa mga nag-aabang ng mga action at history videos. Nais ko pong sabihin na ang mga susunod na videos kong i-upload ay ilalagay ko sa isa ko pang channel na Kasaysayan Stories. Bisitahin niyo po ang channel na ito para sa mga bagong uploads sa mga darating na araw. Ngayon ay balik tayo sa topiko. Ngayon po ay ating pag-usapan ng mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa iyong bloodline o tungkol sa iyong salinlahi. Ito ay mahalaga dahil may connection ito sa mga bagay-bagay na nangyayari sa iyong buhay at para malaman mo na rin kung ano ang dapat mong gawin dito. Kapag may nararamdaman kang sakit na hindi pangkaraniwan at nagpunta ka ng hospital, ano ba ang kalimitang tinatanong nila sa iyo? Hindi ba tinatanong nila kung ano-anong mga naging sakit ng iyong mga magulang, mga lolo at lola o ng iyong mga kapamilya? Dahil dito nila binabase kung anong posibleng sakit na iyong nararamdaman ng araw na ikaw ay magpa-check up. Ang sitwasyong ito ay applicable din sa estado ng ating pamumuhay. Hindi ba't karamihan na nangyayari ay kapag mayaman ng lolo at lola ay mayayaman din ang mga anak at apo? Kapag mahirap naman ang pinanggalingan ay mahirap din ang mga anak at apo. Mayroon namang mga cases na mula sa mahirap na lolo at lola ay nagiging mayaman ang mga anak at apo o vice versa. Ngunit ang mga sitwasyong ito ay mangilan-ngilan lamang. Mas marami pa rin ang sitwasyon na kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Ito ay mababasa sa Luke chapter 6 verse 43-45. Sapagkat ang mabuting punong kahoy ay hindi namumunga ng masamang bunga, gayon din ang masamang punong kahoy ay hindi namumunga ng mabuting bunga. Ang bawat punong kahoy ay nagikilala sa kanilang sariling bunga, sapagkat ang mga tao ay hindi nangangalap ng igos sa mga tinik. Hindi rin sila nangangalap ng ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay nagbubunga ng mabuti mula sa mabuting kayamanan na nasa kanyang puso. Ang masamang tao ay nagbubunga ng masama mula sa masamang kayamanan na nasa kanyang puso. Sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay sinasalita ng bibig. Ito ang mga teksto sa Biblia na nangangahulugang kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Kaya kung masama ang ugat ng lahi ay masama rin ang kanyang mga magiging anak at mga apo o ang mga kasunod na henerasyon. Kung napapansin ninyo, may mga pamilya o mga lahi na sa bawat henerasyon nila ay may mga pumapatay ng tao o kung hindi naman ay silang nabibiktimang pinapatay. Ang iba naman ay mula sa lolo hanggang sa apo ay sinungaling o magaling gumawa ng chismis. Ang ilan naman ay broken family. Naghiwalay ang lolo at lola tapos nang magkapamilya ang mga anak at apo ay ganun din ang nangyari sa kanila. Naghiwalay din sila ng kani-kanilang mga asawa. Ito ang tinatawag na generational curse. Ano ba ang ibig sabihin ng generational curse? Ito ang pagpapasa-pasa ng paulit-ulit na kasalanan na siyang dahilan ng mga masasamang pangyayari sa bawat henerasyon ng isang pamilya o lahi. Dapat nating pagtuunan na ang ugat nito ay ang kasalanan. Gawin nating halimbawa si Adan. Hindi ba't lahat ng tao ay nagmula kay Adan? At nang kinain ni Adan at Eva ang pinagbabawal na prutas ng Tree of Knowledge of Good and Evil ay kasamang nagkasala ang sangkatauhan. Ang kasalanan ito ang tinatawag na original sin. At ang original sin na ito ay nagbunga pa ng mas maraming kasalanan. Paano namang naging kasalanan ng mga tao ang kasalanan ni Adan? Dahil ito ang nakasulat sa Romans chapter 5 verse 12. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Pero hindi pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan kung wala namang kautusan. Sinabi dito na nasa mundo na ang kasalanan bago pa man maibigay kay Moises ang mga kautusan. Ang mga kautusan ay naging basehan para masabing ang isang tao ay nagkasala kapag nilabag niya ang mga nakasulat sa kautusan. Marahil napapaisip ka, ang kasalanan ba ng lolo ko ay kasalanan ko rin? Basahin natin ang nakasulat sa Exodus chapter 20 verse 5. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napopuot sa akin. Maliwanag na sinabi ditong dinadalaw ng Diyos ang kasalanan ng mga magulang sa mga sumusunod na anak hanggang sa ikaapat na henerasyon. Hindi specific na sinabing ang kasalanan ng lolo ay kasalanan ng apo o ng anak. Ngunit malaki ang posibilidad na ang kasalanan ng lolo ay maipamanas sa mga anak at mga apo. Hindi ba't nasabi natin kanina na ang mga sakit na nagmumula sa mga magulang ay malaki ang posibilidad na maipasa sa mga anak at mga apo? Ganon din ang mga kasalanan.
Kung ang ama ay may ibang Diyos na sinasamba, hindi ba't malaki ang posibilidad na mapunta ang ugali ng idolatry na ito sa kanyang mga anak? At kapag minana ng anak ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay ipapamana niya rin ito sa kanyang mga magiging anak at mga magiging apo. Ang idolatry ang pinakauna sa 10 utos noon na binigay ng Diyos kay Moises, kaya ibig sabihin ay napakabigat ng kasalanan ito. Nakasulat ito sa Exodus chapter 20 verses 1-3. Sinabi ng Panginoon, "Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin." Kung nangyayari ang kasalanan ito sa isang tahanan ay siguradong kung ano man ang parusa ng kasalanan ng mga magulang ay ganun din ang magiging parusa sa mga anak at mga apo na nagpapatuloy sa mga kaparehong kasalanan na ginawa ng mga magulang. Nakasulat sa Romans chapter 1 verse 18, "Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan." Mababasa rin sa Revelation chapter 21 verse 8, "Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagawa at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan." Bakit mo naman kailangang malaman ang tungkol sa generational curse na ito? Gaya ng nasabi ko kanina, ito ay may malaking epekto sa iyong buhay at sa magiging buhay ng iyong mga anak at ng mga susunod na henerasyon, at importante na alam mo ang gagawin para pigilan at wakasan ang anumang generational curse na nakapatong sa iyong sambahayan. Hindi mo naman siguro gugustuhin sapitin ng anak mo ang mga masasamang bagay na sinapit mo o sinapit ng iyong mga magulang, hindi ba? Nakasulat sa Isaiah chapter 3 verse 11, "Pero nakakaawa ang masasama dahil darating sa kanila ang kapahamakan. Gagantihan sila ayon sa mga ginawa nila." Ibig bang sabihin na kung may generational curse ang isang lahi ay hindi na sila mapapatawad at magpapatuloy lang ang mga pangit na nangyayari sa kanilang buhay? Basahin natin ang nakasulat sa Ezekiel chapter 18 verses 20-21. "Ang taong nagkasala ang siyang dapat mamatay. Hindi dapat parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama, at ang ama naman ay hindi dapat parusahan dahil sa kasalanan ng kanyang anak. Ang taong matuwid ay gagantimpalaan sa ginawa niyang kabutihan, at ang taong masama ay parurusahan dahil sa ginawa niyang kasamaan. Ngunit kung ang taong masama ay magsisisi sa lahat ng kasalanan niya at sumunod siya sa aking mga tuntunin at gumawa ng matuwid at tama, hindi siya mamamatay, kundi patuloy na mabubuhay." Sa tekstong ito ay maiintindihan natin na tanging ang masasamang tao lamang ang parurusahan ng Diyos. Sinabi pa dito na ang masamang tao sana napapatay na biglang nagbago at gumawa ng ayon sa kagustuhan ng Diyos, hindi na siya parurusahan, bagkus ay magkakaroon pa siya ng buhay. Nakasulat din sa Deuteronomy chapter 24 verse 16, "Hindi dapat patay ng magulang dahil sa kasalanan ng kanilang mga anak o ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang magulang. Ang bawat isa ay papatayin lang dahil sa kanyang sariling kasalanan." Dito ay maiintindihan natin na ang Diyos ay makatarungan. Hindi niya parurusahan ng anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Yan ay kung hindi pinagpapatuloy ng anak ang mga masasamang gawain ng kanyang mga ninuno. Sa mga naunang teksto na nabasa natin kanina ay sinasabing dadalawin ng Diyos hanggang sa ika-apat na henerasyon ng kasalanan ng mga magulang. Ngunit hindi ibig sabihin nito na porket nagkasala ng mga magulang ay talagang hahatulan ng Diyos ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. Muli nating ulitin na parurusahan lamang ng Diyos ang mga taong ipinagpapatuloy ang masamang gawain ng sambahayan ng kanilang mga magulang. Dapat nating maintindihan na kung may paulit-ulit na cycle na ginagawa ang ating sambahayan na nakapagbibigay galit sa Diyos ay dapat natin itong sirain. Kailangan nating sirain ang cycle ng kasamaan o ng pagkakasala sa ating pamilya para hindi na ito maipasa pa sa mga susunod na henerasyon. Sabihin na natin na malakas ang espiritu ng kasamaan at ng kasalanan na bumabalot sa pamilya ng isang tao, kaya napakahirap sa kanya na kumawala. Ano ang dapat niyang gawin? Iisa lamang ang sagot sa lahat ng ating problema. Ito ay ang pagtanggap kay Jesucristo bilang ating tagapagligtas. Nakasulat sa Romans chapter 8 verse 2, "Sapagkat sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu na nagbibigay buhay." Mababasa naman sa Psalms chapter 107 verses 10-16, "May mga taong ibinilanggo at kinadinahan na nakaupo sa napakadilim na piitan.
Nabilanggo sila dahil nagrebelde sila sa mga sinabi ng kataas-taasang Diyos at hindi sumunod sa kanyang mga payo. Kaya pinahirapan niya sila sa kanilang mabigat na trabaho. Nabuwal sila, ngunit walang sino mang sumaklolo sa kanilang kagipitan. Sila'y tumawag sa Panginoon at sila'y kanyang iniligtas. Pinutol niya ang kanilang mga kadena at sila'y kinuha niya sa napakadilim na piitan. Kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at sa kahangahangang gawa sa mga tao. Dahil giniba niya ang mga pintuang tanso at binali ang mga rehas na bakal. Ito ang dahilan kaya tinawag ang Panginoong Hesukristo bilang chain breaker. Isa pa ay, hindi lang ang kasalanan na bumabalot sa isang pamilya ang kanyang sinira, kundi ay ang lahat ng kasalanan ng mundo, maging ang original sin na mula kina Adan at Eva. Mababasa sa Galatians chapter 3 verses 13-14. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Nakasulat naman sa John chapter 8 verses 31-36. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumampalataya sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo nga ang mga tagasunod ko kayo, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Sumagot sila kay Jesus, "Nagmula kami sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naging alipin ng kahit sino. Bakit sinabi mong palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi namamalagi sa isang pamilya sa habang panahon, ngunit ang anak ay namamalagi magpakailanman. Kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo." Ayaw natin na maging alipin ng kasamaan at patuloy na maparusahan ng Diyos. Kaya dapat lang nating tigilan ang ating mga masasamang gawain na minana natin sa ating mga ninuno at isabay nating tanggapin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Kapag tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay ay siguradong kasama na lahat ng kanyang mga utos at pagpapala ang ating isa sa buhay. Tandaan natin na kung tayo ay nasa pangangalaga ng Diyos ay walang masamang mangyayari sa atin at sa ating sambahayan. Nakasulat sa Psalms chapter 34 verses 19-20. Marami ang paghihirap ng mga matuwid, ngunit inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. Sila'y iniingatan ng Panginoon at kahit isang buto nila'y hindi mababali. Ano naman kaya ang mangyayari kapag umiibig at sumusunod tayo sa kagustuhan ng Diyos? Nakasulat sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, "Talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at nagagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi." Ito ang nais natin, ang mabigyan ng blessings ang ating sambahayan kahit pa hanggang 1,000 generations. Ngayong nalaman na natin na masisira ang generational curse sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Hesukristo, ay dapat natin itong ipasa sa ating mga anak. Dapat lang na mga mabuting gawain ang ating ipamana sa mga susunod na henerasyon para sa halip na parusa ang kanilang manahin ay blessings ang ibigay ng Diyos sa kanila. Nakasulat sa Proverbs chapter 22 verse 6 ang ganito, "Ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda." At ito nga ang ating munting usapin tungkol sa generational curse at kung paano ito mapipigilan. Salamat sa muli mong panonood at naway basbasan tayo ng Diyos at ang ating pamilya hanggang sa susunod pa nating mga henerasyon.